Sa pagitan ng lupa at karagatan ay nananahan ang isang halaman. Mahaba ang mga ugat nito na mistulang nakalutang, nagniningning sa latian. Sila'y nakatindig na animoy di matinag na pader. Ngunit lingit sa iba, ang tikas na ipinakikita sa labas ay may kalinga palang ipinamamalas. Ngayon, ating alamin ang lihim na buhay ng mga lunti ang gubat sa tabi ng dagat. Isa ang kawit sa tinatawag na coastal municipality sa Cavite, kung saan pangingisda ang pangunahing hanap buhay ng mga tao. Ngunit, ilan sa mga lugar dito ay espesyal kung matuturing. Kagaya ng barangay poblasyon, nakasangga ng mga mamamayan ang lunti ang kagubatan na tinatawag na Bakawan. Kandungan. Ganyan kung ituring ng maliliit nating kaibigan na naninirahan sa tabing dagat ang mga Bakawan. Kaya naman higit itong iniingatan at pinaparami. Isa ito sa mga gampani ni Sir Leo bilang tagapangalaga ng Baybay. Sa mahigit na 10 taon na pamumalagi sa lugar, maraming pangyayari na ang nasaksihan ni Sir Leo. Ito ang naging matibay na sandigan niya upang magampanan ang mga tungkulin bilang isang chairman sa Municipal Fisheries and Aquatic Resources Management Council o MFARMC. Ang MFARMC ay sangay ng gobyerno na naglalayong maprotektahan at mabigyang pansin ang sari buhay sa aplaya sa pangmunisipal na antas. Ngayon, sasamahan kami ni Sir Leo Idayan, ang current chairman ng MFARMC patungo sa mangrove forest. Nagpahawak na lang po kayo kay Kuya. Ilang taon po kaya yung mga tinatagal ng mangroves bago po sila magkaroon ng bunga? 5 years, basta magandang tubo. May bunga na yata. 5 years, tapos hanggang 10 years mayroon ng bunga. Kasi yun doon, mga katanim doon, mga 10 years na, may marami ng bunga. Tatabi natin pa? Hindi, yun din lang. Gitna lang. Gitna po lang. So, ibig sabihin po itong mga mangroves po na nandito sa paligid, mga bata pa po sila? Ito mga luma na ito, mga mangroves. Mga mangroves pa nung mga may-ari na ano, tanim pa ng mga may-ari ito, ng Pispan. Katulad nito yun ah. Yan, mga tanim pa ng may-ari ng Pispan. Dito nakakalaga din po kayo ng fisheries dito sa Bakawan natin. Marami po ito naging usahin dito. Marami usahin. Admita ng ano. Alam ko na bang kung ano kahit araw. Alam ko na kailangan mo rasa na magpapawa mas maawa.
inyo po, gano'ng po kahalaga ang mga bakawan? Para sa akin, mahalaga talaga yan kasi natutulog sa akin, pag-ibig sila. Siyempre, natutulog din sa akin yung pagkakaroon ng mga pinagalimang sa akin. Nakitulog sa pamilya namin na sa pangaraw-araw. Kasi yun ang alam buhay natin. Ito na po ba yung matagal nyo nang pinagkakabuhayan, yung pangingisla po? Huwag po ako tumatulog sa lalang kanila, yun ang ating buhay ng pangingisla. Hanggang sa napasok na sila sa natutulan ako, pangingisla pa rin ako. Ang mga mangrove ay may iba't ibang uri rin. Ilan dito ang bakaw lalaki, bakaw babae, at bakaw bato. Kapag namunga ang mga bakawan, ang buto nito ay siya ring tumutubo at nagiging bakaw. Ito yung patubo. Ito yung kinakatalbos mo. So paano nyo po, et, di ba ito po yung tinutusok nyo sa... Ah, hindi. Pag nagtatalim ka, ganyan lang. Ito ngayon ang ginagamit sa pagtatanim. Maaari rin silang tumubo kahit saan. Ang nagiging problema lang, sensitibo ang mga punla. Pwede itong masagi ng mga bangka ng mangingisda o madala ng alon at hangin. Para maiwasan ang madalas na pagtumba ng mga propagules kung tawagin, nilalagyan ito ng patpat bilang suporta. Pinoprotektahan at napapataas nito ang survival rate ng mga bagong bakawan. Parang alimango na yun, yung kulukos kung tawagin nila dito sa ano, Tagalog. Yung mga maliit na crabs. Bali yung mga maliliit na crabs na po yun nakakasira po sila. Kinakain kasi ito nila eh. Nakatalbos. Kinakain nila. So ano pong ginagawa? Hindi naman masyadong ano kasi dito tumubo naman yung mga tinanim nila eh. Hindi naman po yun masyadong nakaka-apekto sa mga tanim nyo. Ay, sa dami rin kasi hindi naman mahirap italim kasi. Basta alagaan lang, wag lang siya maantala lang, mabilis siya lumakad. Kasi dito, kung wala naman gumagalaw, pagka tinanim nyo eh, nandiyan, hanggang dyan lang ito. Eh, pagka tumubo na, pinamutura na kapag-sigat. Yan, mga ano na yan, mga... Mga tinanim nyo po ito dati? Oo, ito, unang mga unang tanim yan. Yan, mga unang tanim nyo. Tinan mo yung api-api, kaunti nga lang, kasi hindi naman tinanim nyo. Ayun po din yung api-api po? Oh, yan, yung medyo maliit ang dahon. Tsaka yung medyo parang puti po yung dahon. Oo, yan. Yung bakawan yun talaga mismo, yan ang tinanim ng bitit-bitit. Hanggang doon yan. Hanggang doon pa yan. Kung ilang, hindi ko lang alam ko kung na-hectarya ito, baka siguro mga sobra sa 50 hectaryas pa. Kapag nagtatanim po ba kayo ng mga bakawan, pumapasa pa po kayo doon hanggang doon? Hindi. Kami, pagka nagtatanim kami, ang ginagawa namin yan, yung mga puwang, yung walang tanim, yun ang tinataniman namin. Pero yung may mga tanim na, hindi yung natataniman namin kasi malaki yun. Hindi na kailangan tanimin. Kaya dito, hindi naman araw-araw kung may nagtatanim. Pagka mayroon lang ano ang government namin, papatawag yung opisina namin na may tanim. Naghahanap kami ng mga bakante roon. Kaya ang tanim namin, papunta ng papunta roon sa dagat. Kaya din kita mo nyo doon, yung maliliit na ano doon. Maliliit na bakawan doon yan, mga bago. Ang mga bakaw ay espesyal dahil sa kakayahan nitong umangkop sa pinagsamang tubig, tabang at alat kung saan ito namumuhay. Ang mga malalaki nitong ugat ay sumisipsip ng mga nutrisyon upang magamit sa pagbuo ng siksik at matibay na palunpod na nagsisilbing kalasag laban sa mga sakuna. Ang mga lupa kung saan nag-uugat ang mga bakaw ay salat sa oxygen. Kaya naman, ang proseso ng photosynthesis o ang paggamit ng enerhiya ng araw upang maging enerhiyang kemikal ang nagsisilbi nilang pagkain at nutrisyon. Karamihan sa mga halaman ay madaling kumuha ng oxygen mula sa mga gas na nasa lupa. Ngunit, para sa mga bakawan, ito ay hindi isang opsyon dahil hindi lamang nasa ilalim ng lupa ang mga ugat ng bakawan. Binabaha rin ito ng tubig hanggang 2 beses sa isang araw. Ang mga kakaibang kapaligiran na ito ay nagbigay daan para sa ebolusyon ng iba't ibang mga espesyal na estruktura sa ugat ng mga bakawan.
kung ang karamihan sa mga halaman ay mayroong taproot na nagbibigay suporta sa pamamagitan ng paglago sa ilalim ng lupa. Maraming klase ng bakawan ang umaasa sa malawak na ugat na parang kable. Ito ay tinatawag na pneumatophores na sa halip na tumubo pa ibaba ay lumalago at patayo itong umuusbong mula sa lupa. Ang ilan ay manipis na tila lapis habang ang iba ay hugis kono. Ito rin ay nagtataglay ng mga lenticels na nagsisilbing daan upang makahinga ang mga bakaw sa gitna ng paulit-ulit na pagbaha. Bukod sa pneumatophores, isa pang klase ng ugat na nabuo para sa adaptasyon ng bakawan sa malupit na estado ng kapaligiran ay ang knee roots. Hango ito sa itsura ng pagtubo ng ugat kung saan mukha itong nakabaluktot na tuhod. Ang mga nakalubog na bahagi ng knee roots ay nagdaragdag sa pundasyon at katatagan ng puno, habang ang mga lantad na parte ay ang nagsisilbing hingahan ng bakaw. Si Tatay Reynaldo Robles, ang dating chairman ng M-PharmC, ay tunay na bihasa, puno ng kaalaman at subok na sa mga karanasan, lalo na sa mga bagay na may kinalaman sa bakawan. Siya ang nagpapatunay na ang pagprotekta sa mga bakawan ay hindi lamang para sa buhay ilang, kundi para rin sa kapakanan ng komunidad at mamamayan. Kung ako yung naging chairman, sa akin nagmula yung pagtatanim. Unang pagtatanim namin, yung kami kumasa Quezon. Sa Quezon kami kumasa, siguro mga 100,000 o 200,000 na kuha namin doon. Kasi dito, nung sinimulan, kukunti pa bunga, eh doon sa Quezon meron na. Meron nga tinatawag na bakaw ang ganyan kalalaki. Lalaki. Yung unang nakuha, puro lalaki. Ilang, baka 200,000 ngayon na kuha namin doon sa Quezon. Ang nagpadaloy sa amin noon, Bipar. Bipar ang nagpadaloy. Yung mga nago na karayipas na yun, tumigil naman na pag-ano ng Bipar, ang nagpadaloy naman sa amin, DNR. Pagkatapos ng DNR, naging partners pa, Maynila, at marami na mga agency nagtulong-tulong para magtanim niya. Kasi malaki tanim niya sa amin, nakita niya, malawak na ngayon, ang Laguna. Oh, 2013 pa tayo nagsimula. At ito, 2008, ito tinanim eh. Yan. Ibang aking ano dyan sa treses. Noon akong nagtanim ng bakaw, malaking tulong sa akin yun eh, kasi binabayaran kami ng Bipar, ng mga agency, ng Maynila, ng DNR. Sa pagtatanim namin, malaking tulong sa amin yun, kasi nadagdagan na po namin, hindi lang paging isda. Ang tinulong sa amin yun, at saka nakatulong din sa ating kaligasan, ano na, pagbaan, wala na, bagyo. Sa ngayon, nakita nyo, kalago, malaking depensa, di ba? Matataas na. Baka ako may ahas na doon eh, sa kapal na yun. Kasi dito lang, nakakita na ako ng ahas eh, sa may place down eh. Dyan lang sisimula rin yung mga similya. Pag malakat, bigyan sila ng ingitlog sa loob ng kawya, nakita nyo, kapal. Doon sila nagsisimilya ng mga kanilang mga similyang inilalagay na para dumami rito sa kawit. Kasi nung nagkaroon ng bakawan dito, dumami alimango rito eh. Dumami alimango rito nung nagkaroon ng bakawan, simula nagtalim kami. Kasi nung una wala na, mahina na, alimango eh. Dumami yun na dumami, nagmula nagtalim ng bakawan. Ang isa pa, yun nga, katulad siya sa mo sa baha, eh malaking tulong din sa pagka may alon dyan, no? Tumataas yung lugar na yan, nahina ang alon. Hindi katulad noon na wala yan, mga pampang dyan, makatamo kalalakas ng alon. Ang mga bakawan ang nagsisilbing natural na mga hadlang laban sa daluyong, pagguho at pagbaha sa baybayin. Ito rin ang nagsisilbing habitat at pinagmumulan ng pagkain ng wildlife. Higit sa lahat, kumikilos sila bilang carbon sinks na nagpapababa ng greenhouse gas emissions sa pamamagitan ng pag-iimbak ng malaking bulto ng atmospheric carbon na siyang pangunahing driver ng mga pagbabago sa klima. Ngunit, sa patuloy na pagdaloy ng urbanisasyon, kaya nga bang pantayan ng mga pader na gawa ng tao ang mga natural na kalasag na hatid ng mga bakawan? Pier ng Tacloban at napakalakas na ng hangin.
Mula sa tinatayang 500,000 hektarya noong 1980, ang mangrove cover ng bansa ay bumaba sa humigit kumulang 118 hektarya noong 1995. Dahil ito sa fish pond conversions, reclamation projects, at iba pang industrial developments. Pinakahuling datos ay nagpapakita na ang kasalukuyang mangrove forest cover ng Pilipinas ay humigit kumulang 250,000 hektarya. Ang pinakaiba nung araw, kasi mayam ng dagat ng bawit eh. Mayam ng ilog. Diyan ka lang kung kalong mga kumatakit. Mga kahuli ka na dyan. Mga paka lang sa baybay ilog. Kasi dito ako napatira, bata pa ako, grade 3 lang eh. Kaya alam ko, ma, mangunguha ka ng talaba dyan sa mga ugat yan, marami. Ngayon, wala kang makikita, yun ang kaibahan. Noon at saka sa ngayon. Kaya malaki ang kinawala ng similya rito nung umundad ng ating bawat munisipyo. Karoon ng mga basura doon namin, tao na kabahay. Nung araw, walang bahay dito eh. Bahay dito kami lang eh. O, yun ang kaibahan noon. Habang kami ay namamangka, kita namin ang kahabaan ng isang pader sa likod ng mga bakawan. Dumaon kami dito sa area kung saan makikita ang kalsada at ginagawa ngayon na tinatawag na Obelix. Pero sa paglapit namin dito, hindi lang pala pader ang aming daratnan. Nandito tayo ngayon sa Noveleta Expressway kung saan pinagdudugtong nito ang Maynila at Cavite. Makikita natin dito na patuloy pa rin ang construction at hindi pa natatapos. Sa mga gilid ay makikita natin na ang mga mangrove trees ay nasira dahil sa construction nitong kalsada na ito. Kung dati, itik sa mangrove trees ang lugar na kinatatayuan ko. Ngayon, napalitan na ito ng kalsada kung saan napagkikita na lamang ito ng mga bakawan. Ang sabi ko sa Nabilex, sa gobyernong gumagawa naman para sa kaunlaran nyo, di ba? Ang depresyon, hindi lang nalaman na apekto sa bawat munisipyo ng mga barangay kung magdadanas ba ng baha yun. Yung ba yung makakadanas ng baha o hindi. Kung sinabago na gawin yun, dapat naisipan din. Kasi pinaginawa nilang reclamation. Saan pupunta tubig yan? Dito sa taas, baba. Eh hindi na maayos yung mga bukaan ng ilog. Kung hindi maayos, malalim. Palagay ko ka atin kung hindi lang ganyan at maluwag. Para ikaw madaling makakadali ng tubig. Pero pag hindi ayos, baka isang linggo, baka rin sa kawit. Kasi ang dinadaan ng tubig dyan, ilang-ilang river na hati doon sa mga Nobelix na yon, at saka dito sa ilang-ilang river at sa kawit. Kung walang dadaan ng tubig yan, eh babaan ng malaki kung talagang gagawin reclamation. Ang ilang-ilang river ay may habang 22 kilometro na bumabaybay sa maraming lungsod sa Cavite. Kasama na rito ang kawit, kung saan ang parte ng ilog malapit sa bakawan ay daraanan ng patuloy na reklamasyon. Pabor sa tao ang konstruksyon ng Nobelix dahil maghahatid ito ng alwan sa oras ng biyahe at magiging solusyon sa kasikipan ng trapiko sa lungsod. Dahil dito ay patuloy ang reklamasyon at konstruksyon hanggang sa puntong naaapektuhan na ang mga bakawan. Buhat nito, ang mga pamayanan sa baybayin na madaling sagasaan ng mga bagyo ay mas madaling mapinsala bunga ng mga daluyong at pagbaha. Noong araw yan eh, hindi naman ganyan eh. May mga tanim yan na bakawan, pero hindi marami. Kasi hindi masyado init din bakawan noon eh. Yan noong araw yan. Parang ganyan din, meron din mga ilang bakawan na convert nila sa pispan. Dito pispan dito eh. Irasan din to, gawa na irasan to. Eh yan na lang ang simbahan, di aplaya yan. Pero hindi ko inabot yung aplaya dyan kasi baka ko inabot kaya patay na rin ako ngayon. Isa pang malaking suliranin ay ang patuloy na pagdami ng basura sa lugar. Nagmumula ito sa mga kabahayan at dala ng agos ng ilog galing sa bundok o sa matataas na lugar. Ata kasi bahari ito, tumataas ang lupa. Kasi ang binubuga galing doon sa parting taas, mga lupang burak, basura, pauli na doon na papabunod. Water basin to eh. Siguro ano natin. Galing sa parte ng Gentry, sa Imos. Malaki malawak sa kapitong ilog ng ilang-ilang diretso sa amin. Kaya pag bumaha sa kanila,
ilang araw bago matayo dito, isang araw wala na. Kasi madaling madrain ang tubig to, gano'n malapit sa dagat. Yung mga tayo, plus lang dagat na. O, di nung araw dagat dito, tinumbat nila sa plus dan. O, di ba? Isipin mo. Kaya ito may plus dan to noon, irasan. Irasan din niya kabilang yan. Irasan din niya. Doon sa bandang may irasan din. Doon sa bandang gano'n, paniirasan niya. Pero yung pinutahan yung deep plus dan, hindi irasan yung plus dan niya. Yun ay dating bakawanan. Kapaan namin ng hipon, umuli kami ng hipon. Dating bakawan yung gano'n. Nangangapa kami sa mga ilalim bakam tayo hipon noon. Hindi ko marunong mga pa. Kahit takot-takot lang hipon, ang dami ni. Tinadakot mo lang ganyan. Eh ngayon, wala na. Yun ang kaiba sa ngayon at saka noon. Marami si Milya ngayon, wala na si Milya. Andaan dyan, puro basura na nga. Kaya may reverend niya ngayon naglilinis sa ilo. Yun ang kaiba nung araw. Sa likod ng lumalagong banta laban sa mga bakawan, patuloy rin naman ang pagdaloy ng mga proyekto upang isalba at pagyabungin ito. Nariyan ang pagbuo ng hanay ng mga tinatawag na River Rangers na katuwang ng pamahalaan ng kawit sa pangunguha ng basura. Pero bawal sa amin putulin ng bakawan, walang sa ilog lang kami. Nanalok, namulo, lahat ng basura. Sinasako nila. Gamit ang DENR trash boat, tuwing high tide ay sinusuyod nila Sir Dennis Samiano ang buong komunidad maging ang mga latian para mangolekta ng basura. Isang malaking gampanin ito dahil kung mananatili ang mga basura sa lugar ay patuloy nitong lalasunin ang tubig na mas magpapatindi sa kailangang tiisin ng mga puno ng bakaw. Sa isyu naman ng reklamasyon o paggawa ng mga infrastruktura na dadaan sa mga anyong tubig, ayon kay Tatay Ray, kung hindi ito maiiwasan, ay mas maiging sa halip na tambakan ay gawin na lamang itong viaduct. Ito ay isang uri ng tulay na binubuo ng mga arko bilang pundasyon na sumusuporta sa kalsada. Kasi ang lakakaiba ng mga may viaduct, ang tubig lapasan mabilis. Ang reclamation, isa lang ang dadaanin yan. Nagtamba ka rito, ha? Nag-reclamation ka rin sa kapila, nag-reclamation ka dito. Bago baka iba, maliit siya nasasaraan. Saan dadaan ng tubig? Isa lang. Kung viaduct, maraming daan ng tubig. Kasi tulay yan eh. Hindi yan magiging reclamation na katulad tambak ng lupa. Tiyak na magpapatuloy ang malupit na hampas ng alon sa Bakawan. Kaya naman nakakataba ng puso na makilala ang mga taong katulad nila Sir Leo, Sir Dennis, at Tatay Ray na may masidhing adhikain na pangalagaan ang yaman ng kapaligiran. Sa pagitan ng lupa at karagatan ay nananahan ang mga bakawan. Ngunit dingid sa iba, sa likod ng tikas na ipinakikita, may hinahangad pala itong kalinga. Sa patuloy na progreso, naway ang mga bakawan ay hindi makompromiso. Sa patuloy na pag-angat, naway kasama ang lahat. Gayun din, magkaroon sana tayo ng pakialam. Tuloy ang progreso basta't dumaan sa sustenableng proseso. Bilang mamamayang nakikinabang sa ating likas-yaman, may nagawa ka na ba upang ito'y pangalagaan? Nakilahok ka na ba sa mga gawaing pangkonserbasyon? Ang iyong simpleng kooperasyon ay isa ng sulong tungo sa malawakang solusyon. Malayo pa sa paghilom mula sa sugat na gawa ng tao ang mga bakawan. Maraming taon pa ang aantayin para makita ang bunga ng mga bagong tanim. Sa ngayon, ang tanging hiling ng mga bantay sa kalikasan ay patuloy itong protektahan upang magsilbing lunti ang kalasag sa hinaharap. Masira na lang kalikasan ang alagaan. Kalikasan din tayo eh. Kaya mahalin natin. Diyan tayo nagsimula eh. Eh kung di natin mamahalin niya, ano pa? Di wala rin, di ba? Diyos lang maglalaan niya sa atin kung anong kapalanan lalabasan sa narating pang panahon. Kasi kung walang magmamahal dyan, eh sigurado. Darating araw, wala na yung mga ganyang nakikita niyo.